Magandang araw, CCF family. Ako si Tom Murillo, volunteer sa CCF Maine sa Big Singles Ministry. At kasama po natin ngayon ay si Pastor Omar para sa ilang questions dito sa Sunday Fast Track. Pastor Omar, ang una pong tanong, mali po ba na madismaya tayo kapag hindi natin nakukuha ang gusto natin o ang mga ipinangako sa atin? Isa ba itong uri ng discontentment tulad ng promotion na ipinangako ng boss o increase sa sweldo pero hindi nabibigay? Ano po ang inyong masasabi roon, Pastor? Salamat sa iyong katanungan, Tom. Napakaganda ng question na ito. And sa totoo lang, nakaka-relate din ako. Dahil maraming beses sa aking buhay, ako rin nadi-disappoint kasi meron ako mga expectations na hindi rin natutupad ng mga taong nangako or nag-commit sa akin. Sa katanungan mo, malibang ma-disappoint kung tayo ay hindi natin nakukuha yung gusto natin? Para sa akin, yung disappointment, ayan ay isang emosyon na ating unang nararanasan. Pero maganda pag ating naranasan yung pagiging disappointed, ating alamin bakit ba ako nadi-disappoint? Ano yung pinagkakaugatan nito? Alam mo, nakakatulong sa akin kapag ako ay nadi-disappoint, ay lagi kong naalala na ang Panginoon ay purposeful. Nang lahat ng bagay, whether mangyari o hindi, lahat ito ay inaalaw niya or hindi niya inaalaw dahil siya ay in control. He is a sovereign God. So lagi kong inaalala, minsan yung mga no na sagot ng Panginoon, meron ako naalala na sinabi na sometimes God's no's or rejections are God's greatest mercies. Mayroong mga bagay na hindi ko nakikita, pero lahat yan kita ng Panginoon. Kaya ang encouragement ko sa iyo ay doon sa mga moments na tayo nadi-disappoint, na mayroong mga rejection, may mga bagay na hindi natin nakikita. Remember, all things work for the good of those who love God. Salamat sa iyong sagot, Pastor Omar. At sa susunod na tanong, kadalasan, binabase natin ang ating pagiging kontento ayon sa kalagayan o estado natin sa buhay. Halimbawa, kung isang tao ay nakaluluwag, dapat ay makontento na siya. Tama ba ang ganitong pananaw? Paano natin maensayo ang pagiging kontento ayon sa Biblia? Tama. Kadalasan, binabase natin yung ating pagkakontento kung anong meron tayo. Pero alam nyo, ang totoo niyan, napakaraming tao ang masagana ang buhay. Napakaraming pag-aari. Nakamit na yung mga gusto nilang ma-achieve sa buhay, pero hindi pa rin sila kontento. Ang totoo niyan, ang mga bagay sa mundo, ang estado natin sa buhay, ang ating mga pag-aari, hindi yan makakapagbigay ng tunay na pagkakontento. Mayroong mga tao sa buhay na kahit payak lamang ang kanilang pamumuhay, sobrang kontento nila. Kadalasan, anong sikreto? Marunong silang tumanaw kung anong mga pagpapala ang mayroon sila sa buhay. Kung gusto nating malaman ang secret ng contentment, una, natutunan natin sa mensahe ngayon, tumingin tayo sa Panginoon. We can be content through Christ. Pero isang practical na pwede natin gawin ay magbilang ng ating mga pagpapala, ng ating mga blessings, to have a grateful attitude. Makikita mo, pag matuto tayong bumilang, magbilang ng ating mga pagpapala sa Panginoon, we develop a content and satisfied heart. At para sa huling katanungan, Pastor Omar, hindi maiiwasan kahit sa mga Kristiyano ang maghangad na yumaman. Ano ang iyong payo upang tayo ay makontento at hindi maging sakim? Alam niyo po, mayroong mga tao na talagang gustong maging successful sa buhay at kasama na dyan yung umangat ang estado pagdating sa kanilang kayamanan. Ang tanong ko siguro para doon sa mga taong yun, para sa atin ay, kung gusto nating yumaman, bakit? Ano ba yung purpose ng ating desire para yumaman? Ito ba'y para mapagyabang ating kayamanan? Ito ba'y para sa pangsariling kapakanan? Or gusto nating umangat sa buhay o maging successful para marami pa tayong matulungang ibang tao? Or para ma-exercise natin yung giftedness or yung skills or yung talents
na binigay sa atin ng Panginoon para makabless tayo ng ibang tao. Ang dapat nating tanungin sa ating mga sarili, sa aking mga hinahangad, bakit? Anong motivation ko sa mga paghangad na ito? And I pray na yung ating motivation ay always aligned sa kalooban ng Panginoon. Thank you, Pastor Omar. At para sa mga nanonood ng live, you can comment your questions at maaaring sagutin ito ng ating mga panelists on our weekly webinar sa Welcome Wednesdays at 7:30 p.m. Ang topic ay tungkol sa message today. Huwag niyo din kalimutan, join us sa Big Fridays Singles Ministry live online every 7:30 p.m. via Big Ministry Facebook page. At ayun lang po for Sunday Fast Track. Paalam!